Magandang gabi po. Si Alvin masaya, po. Masaya kayo dyan. Opo. Naglolokohan po kami ni Bigonia. Si Alvin po ito, kasama ko si Doris. Ano po? Agree po ba kayo dun sa resulta ng pag-aaral na effective ang 4-day work week? Eh, wala naman hong surprise dyan. Sapagkat pag masaya ang tao at mataas ang very positive ang attitude niya after 3-day rest, eh mas productive siya. Sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na flexible work week na pwedeng 4 na araw pero 10 hours a day. At sa halip na 5 araw na 8 oras, except na ang requirement sa atin, there should be voluntary on both employees and employer. Marami na hong pag-aaral na talagang it works better sapagkat sa atin po yung pinakamalaking bagay yung nakakatipid sa traffic at saka yung dagdag na gasto. So, hindi ho nakapagtataka yung finding na yan na binabanggit nyo sa London yata yan, UK study. But if that is the case, Dr. Rene, bakit hindi po malawakan? Kung effective pala yan, which is also good, will be good for the companies, but hindi yan malawakan na pinapractice dito sa Pilipinas, ano po? Actually, as a matter of fact, parang wala akong alam na ahensya or private company na 4-day work week. Meron pong pailan-ilan, pero yun nga sa, kasi na-introduce yan na matagal na sa Nandole, yung tinatawag na flexible work week. But usually, in-introduce nila sa atin, ang adoption nito is more in the context of a crisis situation. Kasi nagtitipid. But of course, pagdating ko sa mga pabrika, sa mga establishment, na lalo na nagseservisyo sa mamimili, siyempre gusto nila tuloy-tuloy ang trabaho every day o 6 days. Pero kung ang pag-uusapan ay yung gawain na sa loob ng na output oriented na bawa sa pabrika, ay depende ho sa technology na ginagamit, maganda ho talaga yung 4-day work week. Pero doon po sa London na binabanggit yung study, hindi maliwanag kung yung 4-day work week, nagdagdag sila ng oras per day. Dapat sa nga po, kasi, Dean, ay, ano, Doc, siguro feeling ko nagdagdag sila kasi 40-day work week po tayo, di ba? So kung hindi sila magdagdag, di 8 times 4, 32 hours lang po yun, kulang. Kulang ho. Pero meron nung dyan sa Europe, may mga ganyan debate na 32 hours. Opo. So sabi, tapos ang justification ng mga trade unions yan, mas productive sila, mas positive ang work attitude, and they can perform well pag ganyan. So ito yung tinatawag ng mga HR managers na pagdating mo sa trabaho, dahil positive, rested, you are fully engaged sa trabaho. Parang katulad nyo, masaya kayo, you're fully engaged dito sa trabaho nyo. Pero Doc, hindi kaya yung, hindi ko maintindihan kung paano sinasabi na nagiging mas productive kung 4 days lang. Hindi kayo matatambakan sila ng trabaho noon. Kaya pagka sa susunod na linggo, di may stress din sila ulit kasi natambak yung trabaho nila. Ang hinahabol nga ho yung kan, yung 3 araw, parang renewed sila. Replenish ang energy. Remember, fully charged ang battery. Katulad ho dito sa Pilipinas, di ba pag may 3-day long weekend tayo, asasaya ng mga tao. Nakaka-recover, yun naman po. May mixed science sa industrial relations yung nung unang panahon, ang akala ng mga kapitalista para magtubo sila
eh magtrabaho ng mahabang-mahaba ang mga manggagawa. Para sulit. Para sulit. Pero lalo na ho nung Industrial Revolution sa London, 14, 15, 16 hours. Pero na-discover nila later, may isang kapitalista na nag-introduce ng 10 hours sa pangalan niya Robert Owen, 10 to 12 hours. Aba, tinawag yung kanyang pabrika na Miracle sapagkat mas productive at mas profitable yung 10 hours compared sa 16 hours. Eh, ang magic po doon ay yung outlook, yung attitude, tama, yung engagement ng tama manggagawa. Doc, I was wondering if we adapt, ano? Kasi sabi mo nga London yung survey, di ho ba? Ano po? You think pwede yung i-adapt ng ating mga manufacturing sector dito sa atin to produce more or parang maging mas productive ang ating mga manggagawa or sa nature o gali ng manggagawang Pilipino, naku, hindi obra, baka lalo maging tamad ang Pilipino pag ginawa mo na lang na 4-day work week. Eh, mag-experiment po sila at mag-usap. But remember, nung COVID, lalo na sa mga BPO, nauso yung work from home. Tama. And then, for a while, ang tingin nila ay maging tamad, etc. Pero kahit yung mga BPO companies, nung sinasabihan na sila ng export pricing ng PESA, bumalik kayo sa dating arrangement, nakipag-argue kasi nakita nila mas engaged ang mga employees. Yung tinatawag na work-life balance. Mm-hmm. Kasi ang laking kabawasan sa traffic, yung gasto sa traffic, sa iba sa medyo pag-ayos ng bahay. Mm-hmm. So yung work-life balance, napakahalaga ho yung konsepto ng work-life balance. Mm-hmm. Eh, sa atin kasi, pag nagbibiyahe kumisan, ilang oras ang nauubos. So, correct. Ay, ubos na ho ang energy mo pagdating sa trabaho. Tama. Pakakapila mo lang para sumakay ng jeep or ng bus, ubos na ang enerhiya mo. Pagod ka na. O kumbaga, haggard ka na agad. Papasok ka lang sa trabaho. Pero if we sum it all up, Dr. Rene, sa palagay mo, kaya? Pwede sa atin yan? Magiging productive tayo pag 4-day work week in a general sense? Ano po? Kasi may mga industries na hindi din uubre. May mga specific industries. Ano po? But generally speaking, will it be good for the Philippines? Yes, but I said matagal na tayong may policy na flexible work week. Ang requirement lang ng DOLE ay kinakailangan may voluntary na kasunduan. So napakahalaga dito yung dialogue. At saka yung dialogue na yun, pwede na rin pag-usapan ng both sides kung ano talaga ang maganda. So ang kagandahan ng ganitong initiative, hindi talaga nag-uusap. How do you manage work? And then tapos yung how do you make work even more productive? So ang isang mangyayari dyan, kung talagang fully engaged ang manggagawa po sa amin sa industrial relations, kumisan, hindi mababawasan na yung cost ng supervision. Ibig sabihin, because you are fully engaged, you work as a team. You work as a team member. So you don't have to be told. Kasi kung masyadong mahaba ang araw ng trabaho, mahaba ang oras ng trabaho, walang engagement, mangyayari dyan sa English, may mga manggagawa na soldiering. Ibig sabihin, ikot lang ang ikot o kaya parang robot na lang. Magpapalipas na. Yes, opo. Parang ganun. Oo. Pero paano ho, Prof, ang ano niyan, paano kwentahan ng overtime? Makaka-overtime pa ba? Kasi maraming mga tao gusto nila mag-overtime para may extra kita sila. So, isa sacrifice nila, ibang oras nila para lang makakumita ng konti. Ng dagdag. Dagdag. Mahalaga ho ang overtime doon sa mga medyo kapos at naghahanap ng dagdag na kita. Doon, yung binabanggit ko kanina na 4-day work week na flexible sa ating bansa,
10 hours a day po yon. Pag lumampas doon, hindi may overtime pay pa rin sila. Uh-huh. Okay. Pero in 10 hours should be treated as regular hours kasi 4-day work week ang arrangement. Tama, tama. So last na lang, Doc, bago ka na ipakawalan. Sa taas po ng presyo ng bilihin at serbisyo, ang taas ng inflation, ano po? Sa palagay niyo po ba panahon na para itaas yung sweldo o ibigay yung, may hirit po yung TUCP. Guest namin kagabi si Louis Corral. Sabi niya bigyan dapat ng emergency cost of living allowance. Kasi nagbigay po sa mga empleyado ng Senado ng 50,000 na inflation allowance eh. Sa palagay mo ba kailangan ng dagdag, yan ba yung aumento sa sahod man, allowance man, bonus man, to cope with rising inflation at this time? Well, tama ho si Louis Corral. Pero immediately, marami hong companies sabi, maraming companies na sa Pilipinas na sisinghap-singhap pa rin. Mm. So, diyan ay siguro kailangan ng ayuda. Pero may mga companies din na ngayon ay kumikita ng gusto. Halimbawa, yung nasa telecom, o yung mga sa communication, o kaya diyan sa iba sa mga construction na magaganda ang proyekto, dapat to, yung mismong employer ay manguna at mag-usap sila paano ba tayo magtutulungan? Eh nangyayari, yung pong mga companies o industriya na malaki naman ang kinikita, hindi lang milyon, kundi bilyon, eh dapat naman ay magkaroon part ng kanilang corporate social responsibility. Huwag silang mag-intay ng minimum wage adjustment. Yung may CBI naman, mag-reopen ng wage bargaining. But it can be done also yung bargaining on an individual basis do sa mga walang union. So, we appeal to the, hindi lamang sa government na tumulong sa ayuda, but sa mga employer na kaya na appeal sa kanila sense of corporate social responsibility na tingnan ang kalagayan ng kanilang mga manggagawa. And like dito sa 4-day work week, babalik sa kanila, magkakaroon ng reward. Kasi pag ang manggagawa mo'y nagugutom at hirap na hirap, hindi makapag-concentrate sa trabaho mo yan. Yes, tama. Tama po. So ano kaya yung... Mo pa, kunyari, magkaroon ng problema sa kalusugan, magkaroon ng medical emergency, naku po, hindi na talaga makaka-perform yung manggagawa. Ang productivity, apektado. Ganun ang alienated siya. Ang tawag siya sa psychology, alienated siya sa trabaho. Tama. Okay. Tapos dagdagan mo pa, may mga ano pa, may mga outside factor pa, may iba ka pang problema. Diba? Sa mga relasyon mo, nakaka-apekto lahat yan sa trabaho mo. Plus yung boss mo pa, hindi rin kagalingan. Diba? May mga ganyan ding factor, partner. Kailangan inspired ka ng mga ano mo, ng mga nakakataas sa'yo. Oo. At factor talaga yon sa performance ng isang manggagawa. Ano, Doc, yung suggestion ninyo? How can companies help workers cope with the current situation? Kung hindi man monetary, may pwede kaya silang gawin para matulungan man lang ang kanilang mga manggagawa na hindi na rin nataas ang sweldo, ano po? Yeah. Maganda ho yung tanong nyo. Ano, in some countries, halimbawa sa Singapore, pag panahon ng krisis, tinutulak nila yung mga negosyante na mag-isip naman kayo na how to extend the peso or the dollar. So halimbawa, mag-conduct sila ng mga training, paano ang tamang pagbabudget sa bahay, lalo na sa pagkain. Ano yung kung minsan malaki ang gasto sa kitchen dahil kung ano-ano mga binibili, pero may mga simpleng technique na makakatipid tayo. Turuan din na magsama-sama how to yung group purchasing, tapos magtayo ng commissary na sama-sama. Parating katulad din yung guan, di ba meron tayong kumisan na carpooling para makakatipid sa biyahe. So there are other, marami ho yan na dapat pag-aralan. That's why, pagdating sa ganito, dapat ang employer
ay ready na maupo sa mga empleyado niya, ay magsama-sama tayo pag-usapan ito. Marami na ho tayong cases din, hindi naman karamihan, pero cases na panahon ng krisis, may krisis din ng management, but somehow, both the employee and the employer and the company as well were able to survive dahil nga nag-uusap sila ng maayos. And yung isa pang tulong ng ganito sistema, ang empleyado, dahil sila nakatutok sa trabaho, alam nila rin kung paano makakatipid ang company. So kung ano yung mga yung pagre-reduce ng waste, at meron na kami, may mga nadokumento kami na yung mga empleyado ang nakahanap ng mga paraan para makatipid at kumita ng mabuti ang company. At yung company naman, ibinalik nila yung resulta sa mga empleyado, yung mga dating medyo nalagay sa furlough, okay, balik na muna kayo. And then yung kinakailangang dagdag na araw ng trabaho, nadagdag, at saka yung pati aumento. Tama. So, that social dialogue po opo, is still opo. Best. Opo. Basta positive at honest, frank dialogue, both sides. Tama, tama. Doc, thank you ha. Maraming salamat, Dr. Rene. Maraming salamat po, Doc. Thank you po sa inputs, po. Insights ha.